Ordinaryo man o sikat, maraming tao ngayon na may account sa Facebook o Twitter. Kaya ang mga hindi magkakakilala, nakakaugnayan na ngayon. Pero dahil din sa mga tinatawag na social networking site na mga yan, marami ang nabibiktima ng tinatawag na cyberbullying. Paano nga ba yan maiiwasan? Narito ang pagtutok ni Julius Segovia. Tila mas abot kamay na ang halos sinuman dahil sa social networking sites gaya ng Twitter at Facebook. Halos lahat kasi ng tao ngayon in sa social media. Ayon sa isang social media specialist, di raw matatawaran ang bentahin ng Facebook at Twitter, lalo na kung may advocacy na isinusulong o kaya sa pagpapaabot ng tulong o donasyon sa panahon ng kalamidad. Magandang pamamaraan yung Twitter para mag-build ng following at makipag-connect sa mga tao. Pwede mo rin siyang gamitin sa mga adhikain, no? Halimbawa, meron kang advocacy, meron kayong campaign. Social media rin ang venue ng mga artista para mag-promote. Sina Julie Ansanose at Elmo Magalona, may ituturing na Twitter celebrities dahil parati silang nagtitrending. Yun nga lang, kung marami kang followers, mas malaki ang chance ang mas marami raw mag-react sa mga status sa tweets mo. Kaya kung minsan, hindi maiwasan na may ilang celebrities ang nabibiktima ng cyberbullying. Nakakaranas sila ng panlalait mula sa mga tinatawag na bashers. Kamakailan, nilait ng isang basher ang baby Nate ng Asia songbird Regine Velasquez. Hindi rin nakaligtas sa pambubuli ang international star na si Lea Salonga. Ang megastar na si Sharon Cuneta, inulan din ang batikos mula sa kanyang bashers. Pinatulan na niya ito at sunod-sunod na nagpost ng sama ng loob laban sa mga umunay na lalait sa kanya at anak na si Casey. Pero ayon sa social media specialist, di raw dapat pinapatulan ang mga panlalait sa social media. Pag nag-engage ka to a debate, mas lalo mong pinapalakas yung kalaban mo. Kasi parang pinapakita mo na malaki yung importance niya. So, pwedeng mag-encourage pa siya ng mas malaking discussion. No? At merong pwede pa mas mag-side sa kanya. Pero kung puno ka na raw sa pambabatiko sa'yo, i-block na lang ang tao kaysa magsalita pa ng masama laban dito. Pag medyo umu-over na, pwede mong i-block. So kapag binlock mo, then hindi ka na nila mamemessage. Another way would also be just to ignore them. Kaya may payo ang eksperto sa mga celebrityng pinupukol ng langit at batikos. Usually, pag may gumaganon sa'yo at ayaw kang tigilan, usually may ibang Twitter users na makakapansin nun, siya na yung babanatan eh. So, sometimes you let the community take care of itself. Kahit pwede raw magamit na ebidensya sa korte ang social media sa ilalim ng e-commerce law, wala pa rin namang batas kaugnay sa cyberbullying. Kaya ang ilan sa mga celebrity gaya ni Hayden Co, na ilang beses nang binatiko sa Twitter, bukas sara ng kanyang account. Ang iba namang artista, mas pinili na lang talagang huwag magbukas ng Twitter accounts. Pag hindi mo in-apply yung think before you click, maraming mapapahamak, maraming kang masasagasaan. So, dapat kahit sa cyber world, kumbaga maging responsable tayo. I've never been a fan of those social network sites. Katong from before pa, Friendster. I have a Facebook account but I rarely check it. Sa lahat ng bagay, ika nga, dapat laging in moderation. Bentahin man daw ang dulot ng social media, mababaliwala rin ito kung naabuso naman ng publiko ang paggamit nito. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.